Yo, 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 yo. So, ituloy natin yung discussion tungkol sa major head losses. So, dun sa first video ay na-discuss natin yung tungkol sa Darcy-Weisbach formula as well as tungkol dun sa friction factor. Ngayon naman, i-discuss naman natin yung tungkol sa dalawa pang formula na pwede pa nating gamitin para makompute yung head losses due to pipe friction o yung tinatawag din nating major head losses. So, yung sunod natin dyan ay yung Manning's formula. So, this is in particular to the head loss formula. Kasi meron din tayong Manning's formula na ginagamit para sa open channel. Pero ngayon, ang pag-usapan lang muna natin ay yung tungkol sa head loss na Manning's equation. So, this was formulated and created by an Irish engineer named Robert Manning. So, ganun pa rin naman ang concept. So, if water is flowing inside the pipe at a certain length L, ay hindi constant yung energy grade from point 1 or from the source up to point 2 or to the point of distribution. Kaya nga yung difference in energy grade between point 1 and point 2 ay yung head loss. So kung maalala nyo, dun sa Darcy-Weisbach equation ay we denote that head loss or sometimes called as pressure drop as H sub F. At since hindi nga constant yung energy grade between point 1 and 2, ay nakaslope yung energy grade line. So if we put that into equation, we say that the slope is rise over run. So in this case, we can say that the slope is equal to the rise, which is H sub F over the run, which is L or the pipe length. So yung gagamitin nating working equation para dito sa Manning's formula for head loss ay yung general equation for velocity na Manning's equation din. So that is an empirical formula which is V or the fluid's velocity is equal to 1 over N. So N is the roughness coefficient at nakadepende yung value ng N kung ano ba yung type of material kung saan nagfo-flow yung liquid. Times R which is the hydraulic radius or the hydraulic mean depth raised to 2/3 times S or the slope raised to 1/2. So itong general equation na to is usually ginagamit natin for open channel. Pero para sa derivation ng Manning's formula for head loss, ito yung gagamitin natin. So ano ba tong R o yung hydraulic radius or hydraulic mean depth? So R is the ratio between the cross-sectional area of flow over the wetted perimeter. So madali lang naman intindihin kung ano yung cross-sectional area of flow. So kung yan ay pipe, siyempre, pressurize yan at mako-cover up yung buong cross-sectional area ng inside space ng pipe. So in this case, we say that the fluid is flowing full. At ano naman yung wetted perimeter? Since ando na nga sa terminology which is wetted perimeter, ano bang portion doon sa pipe walls yung nabasa ng fluid? So kung yan ay flowing full, ay buong circumference ng cross-section ng pipe yung wetted perimeter. So kung flowing half yan, di kalahati lang ng circumference ng pipe, yung i-consider natin for wetted perimeter. So ngayon, ay substitute na natin yung magiging value dun sa hydraulic radius or hydraulic mean depth, which is R is equal to the cross-sectional area of flow, so that's pi b square over 4, over the wetted perimeter, which is the circumference of the cross-section of the pipe. So that is 2 pi R. At since in terms of diameter yung ginamit natin sa area, gawin na rin natin in terms of D yung para sa circumference. And that is pi D. So makakancel out dito yung pi and yung D. So matitira lang is D over 4. So ito yung hydraulic radius R na gagamitin natin kapag ka flowing full yung fluid in a circular pipe. So ngayon, substitute na natin dun sa ating working equation o general equation for Manning's formula. Yung mga na-derive nating values. So para sa slope, that is HF over L. At para naman sa R, that is D over 4. So that is V is equal to 1 over N times the quantity of D over 4 raised to 2/3 times the quantity of H sub F over L raised to 1/2. At since head loss naman talaga, yung kailangan nating ma-derive na formula dito ay kailangan nating ihiwalay yung function ng head loss. So bago yun, ay distribute na muna natin yung mga exponent dito na 2/3 and 1/2. So kailangan nating ihiwalay dito yung H sub F
No? So, bago natin mailipat no, sa left-hand side of the equation, yung h sub f, eh, kailangan muna nating tanggalin yung exponent na nasa h sub f, which is 1 half. So, gagawin natin ay square natin both sides yung buong equation. So, magiging resulting equation na would be v square is equal to 1 over n square times a quantity of d raised to 4 thirds over 4 raised to 4 thirds times a quantity of h sub f over l. So, pwede na natin ilipat sa left-hand side of the equation yung h sub f. So, yung magiging resulting equation na would be h sub f is equal to 4 raised to 4 thirds times n square times l times v square all over d raised to 4 thirds. So, once makompute na natin yung 4 raised to 4 thirds, ang magiging value niya is 6.35. So, yung Manning's formula for head loss na nakuha natin ay h sub f is equal to 6.35 n square l v square all over d raised to 4 thirds. So, take note lang na itong formulang to ay gagamitin lang natin para sa SI units. Wherein n is the roughness coefficient or that is unitless. So, ngayon, gaya nga na nabanggit ko, nakadepende sa type of material nung pipe kung ano ba yung value ng roughness coefficient. So, may makikita naman tayong mga table no, or references na pwede natin mapagkuna ng value ng n depending sa type of material. So, v is the flow velocity in meters per second, l is the pipe length in meters, then d is the pipe diameter in meters. So, ang sunod naman ay yung Manning's head loss formula kapag ka English units. So, in general equation naman natin dito ay v is equal to 1.486 over n times r raised to 2 thirds and s raised to 1 half. So, ito yung general equation para sa Manning's equation kapag gusto natin compute-in yung velocity in an open channel. No? Pero, para to sa English units. So, ganun pa rin ang gagawin. Kailangan natin makuha yung formula for h sub f. So, ngayon, i-substitute na ulit natin yung value ng r and yung value ng s, which is d over 4 for r, then h sub f over L para naman sa S or sa slope. So, yung magiging equation na would be V is equal to 1.486 over N times a quantity of D over 4 raised to 2 thirds times a quantity of H sub F over L raised to 1 half. So, ganun pa rin. Distribute natin yung mga exponents at square natin both sides yung equation. So, once na ma-square na natin both sides yung equation, then the equation would be v square is equal to 1.486 squared over n square times a quantity of d raised to 4 thirds over 4 raised to 4 thirds times the quantity of h sub f over l. So, lipat na natin sa left-hand side of the equation yung h sub f. So, that would be h sub f is equal to 4 raised to 4 thirds times n square times l times v square all over 1.486 squared times d raised to 4 thirds. So, ang gagawin natin dito ay compute-in ulit natin yung value ng constant which is 4 raised to 4 thirds over 1.486 squared. So, yung magiging value ng constant is 2.87. So, yung formula for head loss using Manning's equation is h sub f is equal to 2.87 times n squared times l times v squared all over d raised to 4 thirds. So, ngayon, itong equation na to or itong formula for head loss is for English units. So, take note lang na English units to at yung derive natin kanina ay for SI units. Wherein, yung N o yung roughness coefficient ay unitless pa rin. Yung L is in terms of feet. Yung V ay feet per second. Then, yung D ay in terms of feet. Siyempre, yung H sub F dito ay feet yung magiging result. So, what if in terms of Q or in terms of flow rate, yung maging formula natin for head loss using Manning's equation. So, simulan natin sa SI. So, ganun pa rin, ang gagamitin nating equation for head loss is h sub f for SI is 6.35 times n squared times l times v squared all over d raised to 4 thirds.
So, ang gagawin natin, kailangan nating palitan dito yung V o yung velocity na in terms of Q or in terms of flow rate. So, yung formula natin for Q na in terms of velocity naman ay yung paborito nating formula, which is Q is equal to A times V, or the flow rate is equal to the cross-sectional area of flow times the flow velocity. So, para ma-substitute natin yung V na in terms of Q ay lipat natin sa left-hand side of the equation yung V. So, that is V is equal to Q over A. So, substitute natin siya dun sa ating working equation. That would become H sub F is equal to 6.35 times N squared times L times the quantity of Q over A squared all over D raised to 4/3. So, ngayon, since circular naman yung pipe, ay pwede nating expand pa yung A. At i-substitute natin yung formula for the area of a circle. So, that is pi d square over 4. Kasi gagamitin na natin ay in terms of D. Kasi yung formula natin for head loss dito ay in terms of diameter na. Also, pwede na rin natin i-distribute yung exponent dun sa Q and dun sa A. So, yung magiging resulting equation na would be H sub F is equal to 6.35 times N squared times L times Q squared all over D raised to 4/3 times the quantity of pi D squared over 4 squared. So, distribute pa natin yung exponent na 2 dito dun sa pi D squared over 4. At ayusin pa natin yung ating equation. So, ang gagawin ay yung mga constant values dito sa denominator ay ilipat natin sa numerator para magkakasama na lahat ng constant sa numerator. So, yung constant sa numerator is pi squared over 4 squared, at lagay natin siya sa numerator, that would be 4 squared over pi squared. So, ngayon, yung d squared dito ay may squared ulit. So, yun ay magiging d raised to 4 na, ay imumultiply na din natin yung d raised to 4 dun sa d raised to 4/3, which is yung nasa denominator. So, yung result nun is d raised to 16/3. So, yung equation na ay naging h sub f is equal to 6.35 times the quantity of 4 over pi square times n square times L times Q square all over D raised to 16/3. So, kung kakalculate natin, yung value ng constant, that is 10.29. So, yung formula na for head loss using Manning's equation is H sub F is equal to 10.29 times n square L Q square all over D raised to 16/3. So, take note lang, gagamitin natin to for SI units. So, ibig sabihin, yung Q o yung flow rate dito should be in terms of cubic meters per second. So, after nun, ay try naman natin para sa English units na in terms of Q. So, yung na-derive nating formula kanina, na head loss formula using Manning's equation for English units ay H sub F is equal to 2.87 N square L V square all over D raised to 4/3. So, ngayon, shortcut lang natin yung ating solution. Kasi, ganun lang din naman ang gagawin natin. Ito na yung magiging resulting equation na tulad lang din dun sa ginawa natin para sa SI unit. So, that is H sub F is equal to 2.87 times the quantity of 4 over pi square N square L Q square all over D raised to 16/3. So, kapag kinumpute natin yung value ng constant, which is 2.87 times the quantity of 4 over pi square, that is 4.65. So, yung formula na for head loss using Manning's equation for English units is H sub F is equal to 4.65 N square L Q square all over D raised to 16/3. So, take note lang na ito ay in terms of Q, wherein Q or yung flow rate should be in terms of cubic feet per second, since for English units nga yung formula. Yung sunod naman na formula para sa major head loss o yung head losses due to pipe friction ay yung tinatawag nating Hazen-Williams equation. So, this was formulated by American engineers Allen Hazen and Gardner Stewart Williams in the 19th century. So, gaya ng Darcy-Weisbach and ng Manning's equation ay empirical din itong Hazen-Williams equation.
And yung general formula natin for head loss using Hayes and Williams equation for SI units ay H sub F is equal to 10.67 L Q raised to 1.85 all over C raised to 1.85 times D raised to 4.87. At take note lang, ito yung usual talaga na ginagamit sa design no, ng mga hydraulic systems gaya ng water distribution systems at iba pang applications na may involve ang head loss due to pipe friction. So ako personally, ito din yung ginagamit ko madalas sa mga designs na ginagawa namin. So para naman sa English units, that is H sub F is equal to 4.73 times L times Q raised to 1.85 all over C raised to 1.85 times D raised to 4.87. Wherein L is the pipe length. So kapag ka SI in meters, kapag ka in English units, that is feet. So Q is flow rate. So for SI, cubic meters per second. Kapag ka English, cubic feet per second. And C, so hindi ko nabanggit to kanina, this is the Hayes-Williams coefficient. So this is unitless. At yung value ng C ay nakadepende kung anong type of material yung pipe. So may mga tables tayong makikita sa mga references gaya ng mga textbooks at iba pang references online para makuha natin yung value ng C. So para naman sa D, that is the pipe diameter kapag ka SI meters, kapag ka English units, that is in terms of feet. So ngayon recall lang natin yung mga na list natin na formula pamula dun sa Darcy-Weisbach equation hanggang sa Hayes-Williams equation. At i-check natin yung mga functions dun sa formula. So simula natin sa Darcy-Weisbach equation. So yung ating formula is H sub F is equal to F L over D times velocity head V square over 2G. And also equivalent din siya kapag in terms of Q. So kapag SI is 0.0826 F times L times Q square all over D raised to 5. So tingnan natin yung mga relation ng head loss dun sa mga functions dun sa formula. So mostly naman dun sa formula ay mga pipe characteristics gaya ng length, ng diameter, ng mga friction factor, as well as yung flow rate and velocity. So yung relation ng H sub F to F, no, or yung friction factor is proportional, no, pero sila directly proportional pati Q maliban lang dun sa diameter which is inversely proportional. So ibig sabihin, kapag mataas yung value ng F, mataas yung value ng L, or mahaba yung pipe length at mataas yung flow rate, posibleng malaki din yung magiging head loss sa system. So para maiwasan yun, no, lalabanan yun yung diameter, no, kasi nga inversely proportional siya. So kung malaki naman yung size at sufficient yung carrying capacity ng size in terms of diameter para dun sa flow ay pwedeng bumaba or mapababa yung head loss. Kasi nga, inversely proportional nga yung H sub F dun sa diameter. So, kapag ka mataas yung pipe size, ay posibleng bumaba yung value ng head loss. So, ganun din naman yung relation dun sa Manning's equation. Same lang din, proportional din yung coefficient, which is yung N, yung pipe length, at saka yung flow or yung velocity, ay same lang din siya dun sa Darcy-Weisbach equation. So, kapag ka mataas yung value ng N, yung L at saka yung Q, then mataas din posible yung makuha ng H sub F sa system. Kaya lang, para nga maiwasan ito ay pipigilan naman yan yung D. So, kailangan lakihan yung D o yung diameter para maiwasan natin yung makuha ng head loss doon sa system. So, kaiba naman sa Hayes-Williams equation. So, kung papansin nyo, yung C o yung coefficient na ginagamit natin for head loss para sa Hayes-Williams equation ay nasa denominator. Unlike Darcy-Weisbach and Manning's, so lahat sila ay nasa numerator yung F at saka yung N. So dito naman, inversely proportional naman yung H sub F sa C. So ibig sabihin, kapag mataas ang value ng C, then mababa naman yung makukuhang head loss. Ibig sabihin, sa pataas ng value ng C ay mas smooth yung flow kasi nga less yung friction. So, kaya madalas ang mga value ng C o yung Hayes-Williams coefficient for head loss ay nagre-range sa
100, 120, 140, no? So sa pataas ng values ng mga yan ay sa pa-smooth naman ng pipe. At sa pa-smooth ng pipe, less friction at less din yung makukuhang head loss sa system. At yun lang para sa video na to. Sana may natutunan kayo at see you sa next video. Thank you so much.